Why so serious? With a smile on that face. Righty, what is up sa inyo mga tol? So, nandito na naman ako sa lugar na tahimik. Dito yan sa Kasile, sa Canlubang, Laguna. No? So, dito ako lagi nag-vlog. So, kamusta kayo mga tol? Bali, matagal tayong hindi nakapag-vlog ng mga ganitong klaseng content. No? So, una-una, no? Shoutout muna sa mga kapatid ko sa Los Caballeros. Yan. Kay Shinichi, Kenzo Moto, Jeff Orfano, kay Papa Duck, tsaka kay J Monks. Yan. So, shoutout sa inyong lahat. At isa pa, shoutout din kay Crank PH. Yan. Kung suit kong jersey, yan. Sponsor to ni Crank PH. Yan. Supportan nyo si Crank PH pagka may papagawa kayo na mga jersey, long sleeve, katulad nito. At kung ano-ano pa, mga sublimation na damit. So, ang topic natin for today, alam nyo naman, naka-acrophobic 5 tayo. Marami kasi nagtatanong sa akin kung hinuhuli daw ba yung ating 5 or kung ang 5 daw ba natin ay hindi pansinin ng mga nanguhuli, no? Pero ang masasabi ko dyan, no, nakadepende yan talaga sa mga nanguhuli, no? May mga nanguhuli kasi na laki bang term na magamit, eh, no? Abuso talaga. Kumbaga, hindi rin niya alam yung kung ano talaga yung nakalagay sa batas, no? Although hindi naman din tayo ganun ka-expert, pero yun nga. Ngayon itetest natin yung sound check, no? Isa sound check natin tong si Rousey, tong kanyang pipe. Kung pasok ba siya sa nasa batas yung sa LTO na rules na 99 decibel lang. So, meron din ako diyang dalang metro kasi 0.5 meters ang layo from the source, from the pipe. So, dapat matest natin yan. So, ang gagamitin ko lang is application na sound meter sa cellphone. Although, hindi siya ganun ka-accurate, pero pagbabasihan na rin natin yun. So, ang gagawin natin ay nasa 2,500 RPM. No? Or hanggang 3,000 RPM na natin, i-rev natin siya. Si Rousey. Tapos yun, susukatin natin yung kanyang decibel. So, makikita naman natin yun doon sa application. Mag-a-average naman yan, eh. Kung ano yung lumabas na average na yun, after sabi natin isang minuto na pagbomba-bomba kung gano'n, yun yung estimated natin na decibel niya, no? Pero lagyan lang natin ng plus minus yun, sabi natin yung plus 5 sa lakas, di ba? Depende rin kasi yan kasi hindi naman sobrang accurate yung nasa application. So yun. So mga tol, meron din mga nagko-comment nga pala sa akin regarding nga dyan sa pipe. Kaya ako rin talaga sinimulan tong vlog na to. At lumipat lang ako ng pwesto, nakikita nyo kanina, iba na yung background ko, diba? Mainit na kasi, eh. So, yun nga, may mga nagtatanong kasi sa akin. Kaya sinimulan ko tong content na to. Ito yung mga nag-comment, ayan. At meron nga pala akong napanood na vlog, no, regarding din dito sa aftermarket pipe. Papsi Motovlog. So, panoorin nyo muna itong ginawa kong reaction video sa kanyang content, ano, dahil related naman to sa ating vlog. Maigli lang naman to mga tol. So, pakita ko lang sa inyo kasi naharang siya sa checkpoint at napansin ko medyo may mga kakulangan, no, sa knowledge nung manghuhuli, no. So, yun yung napansin ko lang din doon sa video, no. Sinasabi siya doon na stop. Panoorin niyo na lang. So, meron pa nga pala akong isang clip na ipapakita sa inyo. Ito naman yung nasa harapan ko mismo, yung poso o yung traffic enforcer dito sa amin sa Calamba, Laguna. At yun nga, nakatingin lang naman siya sa akin. Binomba ko ng very light lang yung pipe ko. So, tinignan ko rin kung sisitahin ba niya ako or what. Although yung mga poso naman kasi dito sa amin sa Calamba, hindi naman sila talaga mga abusado, no, sa panghuhuli. Hindi naman sila yung tipong namemera lang. So kapag ka talaga may violation ka lang dito sa amin sa Calamba, Laguna, yun, tsaka ka lang talaga hulihin. Yung talagang pag wala kang helmet, naka-short ka, naka-chinelas, yun, talagang masisita ka na nila. Kasi talaga namang lumalabag ka na sa batas. So yun, panoorin nyo itong maikling clip din na to. Thank you.
patungin si sir. So para sa mga nagtatanong kung sitahin ba tong pipe natin, yun, isang patunay. Sa harap mismo ng traffic enforcer dito sa amin sa Kalamba, in-start ko si Rousey at binomba ko pa ng very light lang. Alrighty mga tol, so ito yung gagamitin natin na application. Sound meter yung pangalan niya. At ayan, makikita nyo, may lumalabas sa taas, 83 dB. So nag average ng 85 sa taas, ano. So reset natin. Ayan, so max nya dito sa baba may nakalagay 46 dB minimum, average nya 72, 86 yung max. Dito yan sa surrounding area, no. Ayan, nagsasalita ako kaya medyo mataas eh. So yun, nung tumahimik ako, bumaba siya ng 40, no. So ngayon meron nga din pala akong dalang metro dito sa bag. Wait lang, pakita ko sa inyo. May dala akong metro dito to show you na gagawin talaga natin yung distance. Nasaan na yun? So in-equivalent ko na kagabi ang distance ng ang 0.5, kung di ako nagkakamali, ay 0.5 meters. So that's, sa pagkakaalam ko, ay 1.6 plus na feet, 1.6 feet, parang gano'n na yan. So parang ito yata yun, kung di ako nagkakamali. Alin man dyan sa dalawang yung 1.6 na yan, 16 yung isa, ito 1.6, gano'n. Basta, so yan. So ito yung measurement natin. So pepwesto muna natin itong ating kailangan kasi parallel to the ground. So tingnan ko ha. Baba muna natin to. So kailangan halos kapantay. Ayan. Tapos yung lapit nya is ganito. So isa, ire-record ko yung ano, pag sinimula na natin. So ito yung pipe. May kita nyo, lapit ko pa. So ayan, yun yung kanyang distance. Kita nyo, diba? Okay, so sukat. So yun yung kanyang idle. So tingnan natin dito yung idle niya. Reset ko muna ulit ah. Reset ko, tapos i-re-recording ko muna. Recording natin, screen recording, asa na yun? Ayun. So reset. Ayan. So nakikita ko dito naka-idle, pero pumapalo na siya ng 88, 87, pero hindi ito ganun ka-accurate ha. Ayan. So ngayon tingnan natin, reset ko ulit. Idle lang yan ha. Hindi muna ako magsasalita, i-idle natin, reset ko. So now, gagawin nating 3000 RPM. So that's 3000 RPM. Taasan pa natin ha. Ah. 4000, 5000 RPM yan. So itatagalan ko lang, reset ko muna ulit. Reset. Ayan. So gawin kong hirap i-maintain ng 3000 yan. That's 3000 RPM.
Nakikita ko dito nag 85, 84, mapalo na 86 dB. So naka ano yan ha, 3500 pa nga eh. 86, taasan ko pa. So nasa tahimik na lugar naman tayo, wala naman ditong mga abala. May istorbo ng ingay, no? So try kong i-full throttle. Nag 86 lang eh, bakit gano'n? Ayun. So i-test ko pa. Lang talaga mga tol. Nakaano pa yan, 5,000 RPM halos. Oh, pag nag-idle, mababa siya ng 82. Yun, oh. Nung pinatay ko, bumababa naman. So, okay naman ang ating reader so far. So, nakalagay dito, nag-average tayo ng 81 decibel, maximum natin ay 89 decibel, tapos 46 yung minimum. Yun yung pagka hindi ako nagsasalita. Yun, sa mga nag-aalala, no, kung ang acrophobic pipe ba or yung pipe na naka-install sa akin ngayon ay hulihin, no, kung pagbabasihan natin yung aking sound meter na ginamit, eh pumapalo lang siya ng sabihin na nating 90. 'Di ba? Baka nga sobra pa 'yan eh, baka nga hindi pa accurate kasi kahit tahimik 'yung lugar, mapalo siya ng 70, oh. 'Di ba? So hindi siya sobrang accurate kagaya ng sinasabi ko sa inyo. Pero kahit papaano naman eh nakukuha natin 'yung sound level, ano, kahit hindi siya sobrang accurate. Kahit medyo dagdagan natin, sabihin natin nag 95 to, pero malabo eh. Tingin ko nga malakas masyado sumagap yun eh, no? So pero kung actual na yung decibel meter siguro talaga makukuha natin yan. Ang estimate ko dyan talaga itong ating pipe na to, baka nag 85 lang to, baka nga wala pa sa ano, sa yung talagang pang decibel meter. Medyo may kamahalan kasi kaya hindi ako bumili, nag-download na lang ako ng app. Diba? Di bali sana ako sumesweldo na tayo sa YouTube. So bali, all in all, yun lang yung masasabi ko, no. So ngayon nasagot na yung mga tanong na yung pipe natin hindi naman talaga siya totally hulihin, no, dahil yun nga, hindi talaga siya dapat maging hulihin kasi nga pasok naman siya dun sa decibel limit na sinasabi na 99 lang. So yun mga tol, that's it for today's vlog. At maraming salamat sa panonood. At least nasagot na yung tanong natin pare-pareho kung ilan ba yung average nito na decibel, kung pasok ba siya sa 99 na tinalaga ng LTO, no. So pasok naman siya. So that's it. Maraming salamat. Ride safe. Peace out.